Morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos, Psalm 23, verse 1 and 2. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Our gracious shepherd. Isang katanungan marahil sa atin ay kung paano sa buhay na ito mararanasan natin yung masaganang biyaya ng Diyos. Sa Psalm 23 po ay masasagot po yung ating katanungan. Unang-una po dapat, si Lord po ang ating shepherd. At nangangako naman siya na sasamahan niya tayo sa buhay na ito bilang ating pastol. Yan po ang pangako ng Revelations chapter 3 verse 20 at John 14 verse 21. Kaya po tayo nahihirapan sa buhay na ito dahil tayo po'y nagdadala ng ating mga struggles. But hindi po natin siya pahintulutan. Sabi po sa Philippians chapter 2 verse 13, it is God who works in you. So, ibig sabihin po pala, kayang kumilos niya ang Diyos sa ating mga buhay kung pahihintulutan lamang natin siya. Pangalawang katotohanan po is that we must be aware of His presence. Yung presensya po niya, lagi po nating kasama. At ang sabi po rito, He restores our soul. Ibig sabihin po kasi kailangan natin sa buhay na ito yung guidance and rest. Sabi sa pangako niya, dito po sa Psalm 23, verse 2 and 3. At dinadala po niya tayo sa batisan. Pinagpapahinga niya po tayo doon sa masaganang pastulan. Kasi po itong isipan natin, yung katawan po natin, kadalasan napapagod po sa buhay na ito. At sa kanya lamang po tayo makakasumpong po ng kapahingahan. Hindi lamang po yan. Inaalis niya po yung takot natin. Sabi po doon sa verse 4, na though I walk in the valley of darkness, I fear no evil. Kasi po lagi po natin siyang kasama, sabi sa Isaiah 41, verse 10. At yung presence po niya, iko-comfort po niya tayo. At ang sabi rin po sa verse 5, He will prepare a table in the presence of our enemies. Ibig sabihin po, secured and protected po ang buhay natin kung kasama natin ang mabuting pastol. Sabi nga po sa John chapter 10, verse 29, No one can snatch you from my Father's hand. So ibig sabihin, walang makakaagaw po sa atin sa pag-iingat ng Ama. Secured na secured po ang ating mga buhay. At ang sabi po dyan, dito po sa verse 5, You anoint my head with oil and my cup overflows. Kaya tayo punuin ng Diyos. Gusto ng Diyos na mamuhay tayo ng filled and fulfilled. Sabi sa Psalm 16 verse 11, ang kanyang presensya po ay sapat para bigyan tayo ng fullness of joy. At lagi po nating iisipin na kanya po nga presensya ay sapat po. Pagka naririyan po yan sa ating mga buhay, kailangan lang mong po daily ay makipag-communicate po tayo sa Kanya. Sabi sa Hebrews chapter 4, verse 16, yung grace niya, available po yan at kailangan po nating ma-access. At sabi po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, His grace is sufficient for us. At alam niyo po ba, sa verse 6 po ng Psalm 23, sabi po dyan, Surely, goodness and love will follow me all the days of my life. Ibig sabihin po niyan, constant po yung pong grace ng Diyos sa bawat araw. Ang kailangan lamang po natin ay magtiwalang, lubos sa Kanya at ma-access po natin yung Kanyang unlimited grace at masasabi natin na, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. Marahil maraming tao ngayon itong kailangan nyo. At kailangan nyo sa buhay na makapagpahinga, maranasan yung presensya ng Diyos, yung protection ng Diyos, yung pagmamahal ng Diyos. At nawa, itong verse na ito ay mangusap sa inyo, kailangan lamang na si Jesus ang inyong maging pastol. As you surrender your life to Jesus, ipaparanas niya na siya ang tunay na mag-iingat ng ating mga buhay. Siya ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. So ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan ng pagpapala ang buhay natin, kailangan manatili po tayo sa kanyang salita. Good morning!